Direklamo ng isang pasahero na papunta sana ng Dubai ang pag-offload sa kanya. Sagot naman ng Bureau of Immigration, kulang siya sa requirements. Saksi, si Lay Alves. Malaki na yung ginastos niya. Tapos ginaganito ho kami. Legal ho lahat ng papeles ng anak ko. Galit na nagpunta sa airport police station ang pasaherong ito kasama ang kanyang ina. Inirereklamo nila ang umano'y di makatwirang pag-offload sa lalaking pasahero na papunta sana ng Dubai para magbakasyon. Umama siya lang po ako. Hinahanapan po ako ng AOS. Ano ba yun? Support daw para sa kapatid ko na documents. Eh hindi ko naman po kailangan yun sir. Hindi ko in-applyan yun. Tourist po ang in-applyan ko. Tourist visa. Hindi naman o in-invite ng kapatid niya yan eh. Kundi sarili niya po yan eh. Gastos ko lahat. Katwiran pa ng pasahero, may ticket siya pabalik, may trabaho rito sa Pilipinas at may laman din ng bank account. Ayon naman sa tauhan ng Bureau of Immigration na hindi humarap sa kamera, pangalawang offload na ito ng pasahero. May mga ibinigay daw sa kanyang listahan ng requirements na dapat ay dala na niya pagbalik pero wala raw itong bagong dala. Maliban sa bank record na kabubukas lang umano nitong isang buwan. Ang ilang pasahero nagdala na ng iba pang dokumento para mapatunayang may kakayahan silang mag-tour para maiwasang ma-offload. Ang mga requirements sa immigration na hinihingi sa mga pasahero sa airport, naging mainit na usapin kamakailan dahil sa nag-viral na kwento ng isang pasaherong hindi umabot sa kanyang flight dahil sa dami ng tanong ng immigration officer at paghingi pa umano sa kanya ng yearbook. Iniimbestigahan na ang naturang immigration officer at ni-reassign sa back office ng ahensya. Dati nang sinabi ng Bureau of Immigration na ang ganitong proseso hindi dapat makasagabal sa biyahe. Pero ginagawa raw ito para maiwasan ang human trafficking. Gaya ng nangyari sa dalawang Pinay na hinihinalang biktima ng human trafficking na naharang sa NAIA noong March 7. Di magkasama ang dalawa na parehong sinabing magbabakasyon sa Malaysia. Pero nagduda ang immigration officers dahil sa maraming inconsistencies sa kanilang mga dokumento at mga sinasabi tungkol sa kanilang biyahe. They were unable to answer even the most basic details po tungkol kanilang bakasyon dahil ito lamang pong mga dokumento nila ay kabibigay lamang po sa kanila right before sila pumasok ng palipad. Parehong-pareho raw ang mga dalang dokumento ng dalawa na sa labas lang ng airport nagkakilala. Ang country of destination nila? Sila po pang dalang dalawa ay bound for Congo para po doon magtrabaho. Ni-recruit po sila allegedly ng isang OFW sa Congo para po magtrabaho po doon. They were offered daw po 40,000 pesos as salary. The initial offer sa kanila po ay mga staff, mga school worker, office worker. Pero when we inquired kung meron po silang background sa mga ito, wala daw po silang background sa mga ganito pong trabaho. Kalaunan, lumabas ding ni-recruit ang dalawa bilang household workers. Ni-refer na ang kaso sa Interagency Council Against Trafficking para mahuli ang nasa likod ng tangkang human trafficking. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves ang inyong saksi. Gayong papalapit ang Semana Santa, nanawagan po ang Manila Archdiocese sa publiko na dumalo na ulit sa in-person masses. Ayon sa DOH, may namomonitor na pagtaas ng kaso ng COVID-19 pero hindi dapat ikabahala ang sitwasyon. Saksi, si Mark Salazar. Mula na magka-pandemya, nag-shift to online ang maraming aktibidad. Mapaklase, meeting, kahit ang misa. At ngayong mas relaxed na ang health protocols, hinikayat ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang publiko na dumalo sa in-person masses. Hiniling din niya sa mga simbahan sa ilalim ng Archdiocese of Manila na pag-aralan kung gaano kadalas ang pagpapatupad ng virtual masses sa kani-kanilang parokya. Sa simbahan ko kasi mas natututo po talaga na yung mga pakinig po, mas okay po yun. Yung presence po kasi, tas ano po, parang may mga kasama ka, buong family nyo, tas nakapokus po kayo kay God. Kasi pag sa bahay po kasi yung iba nadedistract. Kasabay nito ay pinaalala rin ni Advincula sa parishioners na sumunod sa health protocols. Physical. Dahil? Mas dama mo yung ano, presensya nung nagtuturo sa'yo. Kung gagawin mo lang, huwag kang humawak sa mga handrails, mag-alcohol ka. Mag-face mask ka na lang. Sa ngayon, manageable pa rin ang COVID situation sa bansa, bagamat may na-monitor na pagtaas ng mga kaso.
yun pong pagtaas, pagbaba, pagkakaroon ng kaso ng COVID-19. Expected po natin yan. Pero ngayon, base sa ating pagmomonitor, nakikita natin, oo, tumataas ang mga kaso. But our hospitals are all manageable. Ang atin pong severe and critical are kept at that minimum. Sa huling tala ng DOH, may mahigit 9,000 active cases sa bansa. Tila kampante na ang maraming Pinoy. Dahil sa latest survey ng Social Weather Stations, mas maraming Pilipino ang umaasang tapos na ang worst of the COVID-19 crisis sa Pilipinas. 93% sa 1,200 na taong tinanong ng SWS ang naniniwala rito. Pero may 78% pa rin na Pinoy ang nag-aalala na tamaan ng virus. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Usap-usapan sa social media ang karanasan ng isang pasahero ng MRT matapos masira ang kanyang laptop na idinaan sa X-ray scanner. Nagkabasag-basag ang screen ng laptop at nabali pa. Ang tugon ng pamunuan ng MRT, ating saksihan. Nakapila raw ang pasaherong si Aliana Columbres para sa scanner ng gamit papasok ng MRT Taft Station pasado alas 9 noong March 15. Inilatag niya ng pahiga ang bag na naglalaman ng kanyang laptop, pero pilit daw ipinasok ng lalaking pasahero sa likod niya ang sarili nitong bag at tinamaan ang bag ni Aliana. Dito na raw na-alarma si Aliana lalo't naiwan sa loob ng scanner ang kanyang bag. Pero tila wala raw pakialam ang mga security guard on duty. Hindi rin daw nila pinindot ang emergency stop button ng scanner. At nang i-check, nabali ang laptop at nabasag ang screen. Ayon sa pamunuan ng MRT3, hindi na-inform ang mga security guard na may lamang laptop ang bag ni Aliana. Kaya hindi raw ito nailagay sa hiwalay na tray bago isalang sa conveyor belt na siyang polisiya raw para sa mga electronic gadget. Itinanggi nila ang sinabing tinamaan ng bag ng isa pang pasahero ang bag ni Aliana. Dahil may sapat na espasyo raw sa pagitan ng dalawa. Itinigil din daw ng operator ang X-ray machine na magkaroon ng jam. Nagpaalala rin sila na hindi sagot ng pamunuan ng MRT kapag napinsala o nawala ang anumang bagahe habang umaandar ang scanner at habang nasa loob ng MRT premises ang pasahero. Gayunman, humingi na raw sila ng paumanhin kay Aliana. Sabi naman ni Aliana, wala raw siyang naalalang sino mang nagpatigil ng X-ray machine. Hindi rin daw siya galit sa mga guard, pero nakakadismay raw ang kawalan nila ng urgency sa nangyari at simpatya para sa mga pasahero. Aprobado na po ng Malacañang ang pagbebenta ng mga nakumpiskang smuggled na asukal ayon po sa isang opisyal ng Sugar Regulatory Administration. At isinusulong naman ngayon sa Senado na imbisigahan ng umano'y cartel sa pag-angkat ng asukal. Saksi, sina Bernadette Reyes at Mav Gonzalez. Nakarating daw kay Senador Risa Ontiveros na ilang industrial users ang gusto sanang mag-import ng sarili nilang asukal mula sa Thailand, kung saan 25 pesos per kilo lang ang bentahan. Pero hindi umano sila pinayagan ni Agriculture Senior Yusek Domingo Panganiban. Sa halip, itinuro umano sila sa 3 accredited sugar traders, ang All Asian Counter Trade, Sukden Philippines at Edison Lee Marketing. Ang prinesyo umano ng All Asian, 85 pesos per kilo. Sa komputasyon ng opisina ni Ontiveros, sa 440,000 metric tons na aangkating asukal, aabot ng 10.5 hanggang 14 billion pesos ang aniyay super profit ng 3 importer. It is a cartel that generates super profits, none of which will go to the National Treasury. Hindi pa tayo kahit kailan nakaranas ng ganitong kagarapal na monopolyo. Sa ganong tubo na pinaghahatian lang ng 3, di mahirap isipin kung magkano ang kickback dyan. Naghain na ng resolusyon si Ontiveros para imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Iprinisinta rin ni Ontiveros ang larawan ng mga kinatawan ng 3 sugar importers, kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Panganiban sa Malacañang. Is it normal to host sugar importers in Malacañang? Is the president being manipulated by his underlings who handpicked the importers? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo, ni Yusek Panganiban at ng 3 nabanggit na kumpanya.
Ang sabi naman ng Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture, dati pa raw sinagot ni Senior Yusek Panganiban ng mga dahilan sa likod ng pagpayag ng importasyon ng tatlong kumpanya. Layunin lang naman daw ng Departamento na mapababa ang presyo ng asukal. Tinitingnan natin sa ngayon ang atin pong pagbaba ng presyo sa ating mga merkado. Ayon sa isang opisyal ng Sugar Regulatory Administration, aprobado na ng Malacanang ang pagbibenta ng mga nakumpiskang smuggled na asukal. Ibebenta ito sa mga kaniwa stores sa halagang 70 pesos kada kilo. Yung layunin po nito is to provide the consuming public with cheaper sugar in the market. Sang-ayon sa planong ito ang United Sugar Producers Federation of the Philippines. Ang ginagawa, ang madakip ng authorities, binibidding, ino-auction, ang bumibili, ganun pa rin, sila pa rin yung mga smuggler. So, nare-recycle. So, ito, no chance to recycle. Ayon sa Department of Agriculture, inilalatag pa nila ang mga alituntunin upang matiyak na walang legal na hadlang dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Natunto na po ng remotely operated vehicle mula Japan ang lumubog na MT Princess Empress sa dagat ng Oriental Mindoro. Pinangangambahan ngayon na isang grupo ang posibleng epekto ng tumagas na langis sa food chain. Saksi, sina Maki Pulido at Chino Gaston. Mula sa ere, kita na ang pangingitim ng pampang ng Pola Oriental Mindoro at ang langis na papalapit sa Verde Island sa Batangas. Between Batangas and Mindoro, kalat na talaga siya. And it's really there, very near Verde Island already. Hanggang sa ilalim ng dagat, sa lalim na 400 meters, kung saan lumubog ang MT Princess Empress, bakas ang oil spill na banta ngayon sa kabuhayan ng libo-libong mangingisda at iba pang kumukuha ng kabuhayan sa dagat. Natunto na ng remotely operated vehicle o ROV mula Japan ang MT Princess Empress, may 15 kilometro mula Hilaga, Silangan ng Mindoro. Sinuri ng ROV ang barko para tingnan kung ano-ano pa ang pinagmumulan ng tagas ng langis. Pang-locate lang at sabi may kakayahan siya mag-patch up eh. Kung ano ba ang beho, ang maganda lang sa ROV, meron ka ng 3D image ng barko. So, pag magkaplano kang i-siphon o anumang action afterwards, maganda-ganda na yung basihan mo. Inaasahan natin na makakapaglabas ng official na report kumpanyang ito in 3, maximum of 5 days. Sa Incident Information Center website na nagbibigay ng update sa oil spill, sinabing patuloy ang ugnayan ng RDC Royal Marine Services sa mga otoridad at eksperto para mapigilan ang pagkalat ng oil spill. Pero bawat araw na tuloy-tuloy ang pagkalat ng langis, panibagong dagok para sa mga residenteng sa dagat umaasa. Hindi naman po rin hinihiling na may dumating na bagyo, pero mas gusto ko rin po na dumating sa amin ay isang bagyo na kinabukas na kasi kay kinabukasan ay mawawala na siya. Ay kisa po dito, hindi namin po alam kung kailan po matatapos ito. Sa bayan ng Pola, na isa sa pinakatinamaan ng oil spill, 11 barangay ang apektado. Bukod sa hindi nakukulekta yung mga debris, di dumadami ang nagkakasakit. Kasi di ba, until now, dapat na walang oil, nagka-oil na. Basta din, konti lang yung oil nila. Biglang dumami ang oil. Madalang na rin daw sa patak ng ulan ang bumibili ng isda. Kaya ang mga tindera, lugi. Kaya disidido ang LGU na magsampa ng reklamo laban sa RDC Royal Marine Services. Wala pang bagong pahayag ang RDC pero nauna na nilang sinabi na gagawin nila lahat ng makakaya para maibsan ang impact ng oil spill. Nag-issue na rin ang sampi ng DOJ sa Marina, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority sa Limay Bataan na pantalan kung saan kinarga ang 800,000 litro ng industrial oil para dumalo sila sa case build-up meeting at magpakita ng mga dokumento. Ayon naman sa DTI, may price freeze sa basic necessities sa mga lugar na apektado ng oil spill, partikular sa Pola, Nawan, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bongabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Sa Verde Island sa Batangas, kung saan 3 barangay ang apektado ng oil spill, naglalagay na ng oil spill boom sa mga bakawan sa Barangay San Agapito para mapigilan ang pagkalat ng langis. 14,000 square kilometers ang lawak ng karagatang sakop ng Verde Island Passage.
Nasa 200 ang coral species na matatagpuan dito na bumubuhay sa halos 2,000 marine species pati na mga endangered o nanganganib ng mawala sa mundo. Also includes mangrove forests, seagrass beds, and world-famous coral reefs. In these coral reefs, you find the highest marine biodiversity on the planet. Sa aerial survey ng Philippine Coast Guard kahapon, nakitaan na rin ang oil patches, ang 2 barangay ng Tingloy, Batangas, isa sa pinakasikat na diving spot sa bansa. Binabantayan ngayon ang mga bayan ng Bawan at Mabini. Hanggat hindi napapatch up yung butas ng barko at hindi natin nakokontrol, parang everything is possible. Ang mga kinolektang water samples ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa 9 na bayan ng Oriental Mindoro, nakitaan na ng traces of petroleum products pero nakapaloob pa rin ang level nito sa standard ng DENR. Meron na ring low-level contaminants sa mga nakuhang fish sample na mapanganib sa mga tao at ibang living organism. Wala pa raw katiyakan ang kanilang pagsusuri sa usaping food safety, kaya't patuloy nila itong pag-aaralan. Para sa grupong C Institute, ang pinsala nito sa food chain ang isa lang sa mga long-term effect ng oil spill. The oil breaks up into other compounds, no? And it enters the food chain. So these toxins accumulate through the food chain, and as you go higher and higher the food chain up to us and other predators like sharks, no? Tumataas actually yung concentration ng toxins na to. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Shino Gaston, kami ang inyong saksi. Nagkabirya sa gitna ng dagat ang isang ferry boat na galing Jordan Guimaras at papuntang Parola Wharf sa Iloilo City. Isa pang ferry boat ang humila sa nagkabiryang ferry boat papuntang Parola Wharf. Sabi ng Philippine Coast Guard at ng Marina, wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa insidente. Iimbisigan daw nila ito pero sa inisyal na impormasyong nakuha ng Marina, hindi raw namatayan ang makina ang ferry boat kundi humina lang ang puwersa, kaya ipinahila. Naayos lang ang ferry boat pagdating sa Parola Wharf at tuluyang nakabiyahe. Magbabalik teleserye na sina Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Si Dong excited na raw sa kanyang pagganap sa upcoming mystery murder drama na Royal Blood. Dito makakasama niya sina Tirso Cruz III, Rian Ramos at mag-asawang Megan Young at Mikael Daez. Anya tila mini-reunion ito para sa kanya dahil marami sa cast nakatrabaho na niya sa ibang project. Halos lahat talagang reunion namin isang pagsasama ulit. Habang si Marian may pa-spoiler sa kanyang upcoming serye. Sobrang ganda ng story niya, tapos very light lang at mapapanood ng mga anak ko. So yun ang mahalaga sa akin. Meet baby Miley's Lionel, ang new baby girl nina Celine Husaf at Nico Bolzico. Giggle mode ang netizen sa sobrang cute ng baby number 2 ng Bolzico family. Last December 2022, ipinanganak si Miley's, na ang second name ay isinunod kay Argentine football star Lionel Messi. Nang ipanganak kasi siya, nagkampyon ang Argentina sa World Cup after 36 years. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Prayers up para sa basketball veteran na si L.A. Tenorio na na-diagnose po na may stage 3 colon cancer. Ay kay Tenorio ito ang dahilan kaya hindi siya nakadalo sa mga practice at laro. Nakompleto na raw niya ang kanyang surgery nitong isang linggo at sasailalim naman sa treatment sa mga susunod na buwan. May mga bagay raw na hindi niya kontrolado at ipinapasa Diyos na raw niya ang lahat. Pero paglilinaw ni Tenorio, hindi pa siya magre-retiro sa basketball. Sa tulong ng mga doktor sa Pilipinas at Amerika, naniniwala raw siyang makakabalik pa siya ng malakas. Bukod sa pagiging tinyente ng Barangay Ginebra, naging bahagi ng Gilas Pilipinas si Tenorio at kasalukuyan ding assistant coach ng Letran Knights ng NCAA. Opisyal na po, nagsimula ang tag-init ngayong araw ayon sa pag-asa. Pero hindi raw porket tag-init ay wala ng tsansa ng ulan. Posible din daw na may mabuo pang bagyo. Saksi si Maris Umali. Tag-init, ready ka na ba? Kapag tag-init, hindi nawawala sa pasyal checklist na maraming Pilipino ang beach. Gaya ng mga maaga nag-swimming sa Binmalay Beach sa Pangasinan. Halos 2 linggo bago ang Semana Santa, dumarami na raw ang mga beach goer.
Ngayong araw, opisyal na idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng dry season o tag-init. Ibig sabihin, wala nang epekto ang hanging amihan o northeast monsoon. Ang umiiral na ngayon, ridge o extension ng isang high-pressure area na magdudulot ng maaliwalas na panahon, partikular sa northern at central Luzon. Kasabay nito ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin sa silangang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag tag-init, syempre magbabago ang outfit. Dahil out na ang mga jacket at balik na ang mga sando, shorts at mga mas maaliwalas na kasuotan. Ilabas na rin ang mga pamatid uhaw, gaya ng samalamig. Dahil sa mas mainit-init na temperatura pa ang mararanasan natin sa mga susunod na buwan, pinapayuhan ang publikong uminom ng maraming tubig at mag-ingat sa posibleng heat stress at heat stroke. Kanina lang umabot sa 36 degrees Celsius ang init factor bandang alas 2 ng hapon sa Quezon City. Sa Dagupan City, naglaro naman sa 33 to 33.5 degrees Celsius ang temperatura nitong mga nakaraang araw. Kasabay ng pag-init ng panahon, ang ilang insidente ng heat exhaustion, kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng ilang sintomas, gaya ng sobrang pamamawis, pamumutla, pagsusuka at panghihina. Pero kahit tag-init na, posible pa rin daw ang pag-ulan. May posibilidad din ng mga biglang pag-ulan, lalo sa dakong hapon na gabi na dulot ng mga thunderstorm. And we are not also ruling out the possibility na for the month of March, April, and May ay maka-monitor tayo ng at least isang bagyo o tropical cyclone. Sa gitna niyan, may mga lugar din sa Metro Manila at Cavite na patuloy na nakararanas ng water service interruption ng Maynilad mula ngayong araw hanggang March 24 dahil sa paglabo ng tubig dulot ng amihan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Going strong pa rin ang Korean power couple na sina Yoon Bin at Son Ye-jin sa kabila ng kumakalat na maling impormasyon tungkol sa kanila raw hiwalayan. Lalo ngayon ang mag-asawa na magsampa ng legal na hakbang laban sa nagkalat ng fake news. Ayon sa South Korean entertainment outlet na Sumpi, isang video ang kumakalat na nagsasabing naghiwalay na umano ang mag-asawa. At ang dahilan daw umano ng breakup ay ang pagsusugal umano ni Yoon Bin abroad. Ay sa kanilang label, fake news at groundless daw ang nasabing impormasyon. Hiniling na rin ang label ni Ye-jin na tanggalin ang video online. Sikat na pantagay na mga Pinoy ang lambanog na kilala rin bilang Philippine vodka. Ngayon, nagkamit pa ito ng pagkilala sa international stage. Ating saksihan. Shot, ununa. At isa sa panlabang alak ng bansa. Ang lambanog o coconut wine na tiniguriang ding Philippine vodka. Kamakailan, nakapasok pa ito sa top 10 best rated spirits in the world ay sa food website na Taste Atlas. Kilala rin bilang poor man's drink ng Pilipinas. Ang lambanog na gawa sa tuba o katas ng bulaklak ng nyog. Nilalagay ang tuba sa pugon para sa distillation process na inaabot ng 8 oras. Sunod ang fermentation o pag-iimbak ng lambanog ng ilang taon. Mas matagal na fermentation, mas masarap. Nilagyan pa ng twist ang ilang produkto. May grape, prune, pineapple at bubblegum flavored lambanog. Babala ng Department of Health, siguruhing iinom lang ng lambanog at alak na rehistrado sa Food and Drug Administration para maiwasan ang methanol poisoning na dati nang kumitil ang buhay. Pati pagkuha ng main ingredient ng tuba, mapanganib. Pero sanay na raw ang ilang mangangarit na inaakit ang mahigit 90 puno ng nyog araw-araw para kumuha ng tuba. Marami mang pinagdaraan ng proseso, sulit ang paggawa ng maipagmamalaking produkto. Mahigit isang siglo na ang lumipas mula nang buksan ang pinakaunang paggawaan ng lambanog sa bansa. At patuloy itong nagiging bahagi ng mga mahalagang okasyon sa buhay ng mga Pilipino. Kadalasan po, binibigyan ng regalo ang may birthday. Pero ang isang tricycle driver na birthday celebrant
may regalo para sa kanyang mga pasahero sa Lawag, Ilocos Norte. Libreng sakay ang handog ni Jaime Madayag bilang pagdiriwan ng kanyang 40th birthday nitong Linggo. Ikalamang birthday na raw itong ginagawa ng driver. Sapat lang daw ang kinikita ni Jaime sa pang-araw-araw pero hindi siya nagdadalawang isip na magbigay tulong din sa kapwa. Happy birthday! At yan iga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.